for this week, ang makakasama natin ay mga talented young girls na may pusong palaban din sa pag-abot ng kanilang mga pangarap sa larangan ng musika at entertainment. And so, welcome on the show, MNL48! Welcome to I Feel You, MNL48! Hello po! Thank you hello po! Hello! Hello! Ayan, ang mga nagagandahang members. A few members of MNL48 dahil kaya po sila tinawag ng MNL48 dahil MNL48 sister group po namin is AKB48 from Akihabara 48 and kami po yung sister group and we also have other sister group po sa Thailand which is BNK48, Bangkok 48, JKT48 po sa Jakarta po. And ayun po, kami po yung first idol group dito po sa Philippines. We represent T-pop po. Yes, congratulations! Pero dahil 48 ang nakasulat, does it mean 48 ang members? 48 po talaga. Pero nung neto pong third general election po kasi namin, 36 na lang po yung official member and the rest po kasi reserve members po or yung tinatawag po namin na trainees or can you say po. Ella, paano naman kayo nabuo? Paano nag-get together ang MNL48? Dumaan ba kayo sa rigid na audition, training? Paano nabuo ang grupo? Yes po, dumaan po kami sa matinding audition po. Talagang singing, dancing, lahat po kailangan namin pakita. And nung time na yun, sobrang hirap ko kasi sa iba't ibang panig ng Pilipinas po sila kumuha. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas kumuha ng mga members? Yes po. Talagang nilibot po ng MNL48 ang iba't ibang province ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kwento mo naman kami, Jamie. Ano ba yung tinatawag yung general election? Ano ba ibig sabihin nun? Ah, yes po. Kasi po galing po kaming AKB48, yung sister group po kami na AKB48. So, sa pagpili po ng members na magre-represent po sa group, bawat single po, meron pong iba't ibang ways. And isang way po yun, ang general election. So, bali po, yung mga fans po, yung may chance na pumili po ng sinong gusto nilang members ang mag-represent sa group. So, bali po, makapag-vote po sila dito through buying our merchandise, lalo na po ang mga CD namin. And isang vote po ay is isang seat. So, paramihan po ng votes yon. And yung magiging rank 1 po, which is si Ate Abby, yun po yung magiging center ng single po na yan. And then, yun, dire-diretso na po yung rank 9. And yung fans po talaga yung magiging involved sa pagpipili po. Kaya mahalagang event po ito sa 48 po. Ah, so si Abby pala ang parang focal point, parang center. Abby. Yes, yeah, si Andy naman. Kamusta yung pakiramdam na you're part of MNL48? Masaya po kasi po pangarap ko po talaga maging part na ng isang idol group, mag-perform po since po, yun nga po, nakuha ko po kasi inspiration ko sa magulang ko dahil pareho po silang music artist po. So yung parang, ano, parang ang sarap po sa loob kasi yung gusto mong gawin na mag-perform manta sa harap ng maraming tao na gagawa. Ikaw naman dyan. O paano yung working relationship ninyong lahat? Like, meron na ba kayong solid na samahan? May best friend ka na ba na nahanap sa grupo? Ay, oo naman po. Super, lahat po kami close. Pero, syempre po, sa mga girls, hindi naman po maiwasan yung magkakaroon ka ng super ka-close mo po, di ba? So, ang pinaka-close ko po kasi sa group is si Ate Ruth, yan, si Thea. Pero, as much as possible, kami pong mga girls, parang, pinupush po namin yung sarili namin na maka-close po namin yung bawat isa po sa amin. Kasi po, importante po yan para sa isang team. Para, alam niyo po yan, para balance po kayong lahat and walang group-group. So, para kahit sino po yung makasama mo sa lineup, eh, kumbaga, makakasundo mo or wala kayong ilangan. Ganun po kami sa amin, sa MNL48 po. Kailangan po kasundo niyo po lahat. Yon. Si Shecky naman, kikwentuhan mo naman kami. Ano sa tingin mo ang edge ng MNL48 sa ibang girl group? Ano ba ang merong kakaiba sa MNL48? Siguro yung masasabi ko na pinaka-unique po talaga sa MNL48
bukod sa mga ibang P-pop groups, yung concept po talaga namin, like, kakaiba po talaga, sobrang iba po siya sa usual na group po dito sa Pilipinas. And ayun nga po, dahil nga po kami ay J-pop concept with the touch of Filipina music, syempre, andun pa rin po ang pagka-Filipina natin. And ayun, ang pagkakaiba po nun dahil nga po sa concept namin ay meron po kaming mga nagaganap na hindi nangyayari sa ibang P-pop groups like general election, votings, rankings, yung mga pagpili ng mga magpa-frontliner sa isang song, mga ganun po. Tapos yung mga handshake event po namin, lagi po kami may mga ganun na events kung saan yung mga fans ay pwedeng-pwedeng pumunta para ma-meet kami. Kumbaga kami po yung idols you can meet. Yun po yung ano namin. Oh, edge. Ano naman pala. O sige, yeah. Ito naman Ruth, anong mensahe mo sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal sa MNL48? Yes po, syempre, walang sawang pasasalamat po sa lahat ng aming MNL loves na sumusuporta po sa MNL48. And sobrang excited na po kami na ma-perform po or ma-present po sa inyo yung aming 7th single. Abangan niyo po yun. And ayun po, gagalingan naming lahat para po sa inyo. Thank you so much. Thank you. Ano naman, Ella, yung 7th single niyo? Anong title? Hello! Wala ko pong announcement para doon. Kaya for MNL Loves po and sa lahat na nag-aabang, abangan nyo po na i-announce po na namin. Ah, so wala pa to follow? For now, yes po. Secret po muna. Secret. Yes. Ah, secret po muna. Pero I'm sure lahat ng mga supporters nyo at mga fans nyo ay na-excite na. At talagang naku-curious na kung ano nga ba ang inyong 7th single. And pinakasiguro talagang inaabangan nila ay muli yung pagpa-perform together on stage, hindi ba? Yan din ang one day na dasal natin, sana mangyari. So for now, just keep us updated sa inyong, meron ba kayong YouTube channel, meron ba kayong Instagram na pwede nilang sundan? Please follow our official account po sa Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. And yes, malapit na po ang aming 7th single, kaya abangan nyo dahil marami po kaming pasabog. And please do watch our Kumu livestream for more kwentuhan. Thank you so much po! Yes! Thank you so much, Abby! Maraming salamat, MNL48. Talaga nga, abangan namin ang muli nyong pagsasama-sama at ang makapag-perform kayo live para sa inyong mga supporters at inyong mga fans, hindi ba? Thank you. Salamat sa pagbabahagi niyo ng talento at entertainment para sa aming lahat. We wish you more success para sa inyong grupo. And of course, pagpe-pray namin na talagang soon, hindi lang Pilipinas ang makonquer niyo, but also worldwide, hindi ba? Sa iba't ibang stage all over the world ay makapag-perform ang MNL48.